Magandang hapon, UP Los Baños. Ako po si RJ at tambay na nga po ulit sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga iskwa-iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang pinig ng kaunlaran. Kulay na usapan, magkabuluhang kasaysayan. Thank God, it's Friday nga po mga kasama natin dito sa Galing UPLB, mga ka-batchmate, ka-schoolmate, ka-classmate. So salamat po sa muling pagtutok sa ating programa. Every Friday po tayo, no? 5 p.m. na mapapanood po ng live sa Radyo DZLB Facebook page, gayon din po sa official Facebook page ng UP Los Baños. Kamusta na po kayo? Tayo pa rin po ay nasa General Community Quarantine at talagang umaasa po tayo talaga na matapos na itong krisis na atin pong dinadaanan. Of course, sa mga kasamahan natin sa UPLB community, alam kong miss na rin po natin ang bawat isa, pero tuloy pa rin po ang semestre dahil nga po sa September 10 ay magsisimula na po ang klase. No, unless otherwise mabago pa ito, pero based po sa ating academic calendar, by September 10 ay pasukan na po sa UPLB. So, ready na kaya ang ating mga teachers sa kanilang mga course packs? Ayan, at sa mga estudyante sa remote learning. So, September 10, ayan po ang umpisa ng ating pong first semester ng academic year po natin na bago. Of course, busy-busy pong ang lahat, no, mula sa ating faculty, reps, at staff para po nga sa paghahanda sa darating po na semester. Of course, ay alam niyo po yung ilan sa ating mga estudyante at faculty, kayo po ba'y nahirapan pumasok sa SAIS para sa pre-registration? Naku, napakahirap po talaga nan kung hindi po tayo makakapag-enroll. But hopefully ay maayos na ito at makapag-enroll na po ang ating mga mag-aaral ngayong papasok na semester. Of course, excited po tayo na patuloy pa rin po ang learning, patuloy pa rin po ang pagbibigay ng kaalaman at karunungan sa atin po mga scholar ng bayan. So mamaya po ay babatiin din natin ang mga nakatutok ngayon sa ating programa dahil napakaganda ng ating pag-uusapan, lalo na dahil ito po ay may kaugnayan sa sektor ng agrikultura na kilala po ang ating pong pamantasan. At the same time, alamin din natin ang mga ginagawa ng UPLB para naman sa pagbibigay ng scholarship para sa mga isko at iska ng bayan. At yan nga po ang ating pag-uusapan sa loob ng isang oras, kaya wala pong bibitaw sa ating programa at mamaya po ay pwede po kayong makibahagi sa ating talakayan. At bago nga natin pong ipagpatuloy pa ang ating kamustahan, ay alamin muna natin ang mga kaganapan sa ating pamantasan. Hatid ng ating mga kasamahan mula sa UPLB Office of Public Relations. Ito na nga po at arangkada na ang UPLB Balita. Narito ang mga balita sa UPLB ngayong Linggo. UPLB, may mga bagong international ambassador. Mga guro ng agham panlipunan, siniyasat ang mga issue ng COVID-19. LRC, inihahanda na ang mga mag-aaral sa online learning. Siyam na bagong alumni ng UPLB mula sa ibang bansa ang itinalaga bilang international ambassadors ng pamantasan. Bilang mga ambassador ng UPLB, sila ay naatasang magpalaganap ng kaalaman at pagkakakilanlan sa pamantasan sa kanilang mga bansa.
Ang Siam ay buhat pa sa Indonesia, Timor-Leste, Vietnam, Cambodia, Myanmar, India, Liberia at Amerika. Nakamit nila ang kanilang mga titulong masterado at doktorado sa katatapos lamang na UPLB virtual graduation ngayong Agosto. Sila ang ikawalong batch ng International Ambassadors ng UPLB simula ng ilunsad ng International Student Relations o ISR ang naturang programa noong 2013. Ayon sa pinuno ng ISR na si Crossel Collado, matutulungan ng mga ambassador na mapalawak pa ang ugnayan ng UPLB sa iba't ibang bansa. Ipinakilala ang mga bagong ambassador sa pamamagitan ng isang video na mapapanood sa Facebook page ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Nagbigay ng kani-kaniyang pananaw ang piling kaguruan ng UPLB Department of Social Sciences o DSS hinggil sa mga isyung panlipunan na dulot ng pandemyang COVID-19. Sa unang pagtatanghal ng USAP PH webinar ng DSS noong August 20, sinabi ng guro sa psikolohiya na si Jolian Fornilios na normal lamang na magdalamhati dahil sa abnormal na sitwasyon ngayon. Aniya, mahalagang harapin ang pagdadalamhating ito gaya ng pagkonsulta sa isang profesional na psychologist o kaya naman ay ang pagbaling sa malikhaing gawain gaya ng pagsusulat ng nararamdaman. Ayon naman sa guro ng sosyolohiya na si Alvaro Calara, hindi lamang sarili ang dapat na alalahanin ngayon, kundi maging ang mas malawak na suliranin ng bansa. Tinalakay din sa webinar ang aspetong kultural, politikal at pangkasaysayan ng kasalukuyang pandemya. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ni na Dr. Florencia Palis na Propesor ng Antropolohiya, Gladys Nalangan na nagtuturo ng Agampang Politika, at Gilbert Makarandang na guro ng kasaysayan. Ang webinar ay dinaos ng live sa Zoom at Facebook. Isang serye ng webinar ukol sa online learning ang kasalukuyang isinasagawa ng Learning Resource Center o LRC para sa mga mag-aaral ng UPLB. Ang webinar na may pamagat na Gika na ba mag-online learning ay idinaraos sa Facebook at StreamYard. Sa unang sesyon nito noong August 17, tinalakay ni Dr. Edmund Centeno ng Department of Educational Communication ang mga online learning tools na magagamit ng mga mag-aaral. Sa sumunod na sesyon noong August 19, ibinahagi ni General Education Director Mark Oliver Lianco ang mga pamamaraan upang higit na matuto ang mga bata sa ilalim ng online learning. Nagbigay naman ng mga payo si Mark Lester Chico ng College of DevCom kung paano magiging kaaya-aya sa harap ng kamera noong August 21. Magtutuloy-tuloy pa ang mga webinar hanggang August 28. Ayon kay LRC Director Benjamina Paula Flor, nais nilang tulungan ang mga mag-aaral na makapag-adjust sa flexible learning sa ilalim ng new normal. Dagdag ni Vice Chancellor for Academic Affairs Portia Lapitan, sinisikap ng UPLB na maayos na maipagpatuloy ang mga klase sa kabila ng pandemya. Yan po ang mga nakalap naming balita dito sa UPLB. Maraming salamat, Albert Peralta mula sa Office of Public Relations. Ayan, para sa ating UPLB balita. No? Ang dami nating ginagawa ngayon. Sabi ko nga, parang mas marami atang ginagawa pag work from home. No? Dire-diretso pa rin po ang ating mga activities. Recap lang natin, no? Meron po mga bagong international ambassador ang UPLB. Ito yung mga nagtapos ng kanilang PhD at Masters na galing po sa ibang bansa. Ay isa dyan, classmate ko nung sa aking classes sa community development na si Belita. So congratulations sa inyo. I hope and we hope dito sa UPLB family and community ay ma-promote ito sa inyong mga bansa. And syempre, hindi lang po mga faculty ang naghahanda para sa papasok na semestre na remote learning, pati ang ating mga estudyante. That's why ang Learning Resource Center ay pinaghahandaan na nga at tumutulong para maghanda ang ating mga estudyante, mga scholar ng bayan para sa kanilang papasok na semestre. Ayan, ilan sa mga naging speakers na yan ay mga faculty natin sa UPLB College of Development Communication at ang kanilang director sa LRC ay syempre ang aking advisor, yan, si Ma'am Bench, si Dr. Benjamina Paula G. Flor. At ang makasama natin sa Department of Social Sciences sa College of Arts and Sciences ay
nag-conduct nga po ng webinar para pag-usapan yung mga epekto ng COVID-19, no? Sabi nga dito sa ating lipunan, hindi lang yan economic, meron din yung epekto sa ating social, emotional, and other aspect pa ng buhay ng bawat isa. So patuloy nating ipanalangin at the same time ay maging bahagi po para maging maayos ang ating mga kalusugan. Syempre, at the same time, ma-discover na po talaga yung vaccine para sa COVID-19. Tulad ng ating mga kasamahan na nakatutok ngayon sa ating programa, katulad po ng director ng Office of Public Relations, si Ma'am Jobo. Yan, nakasamahan po natin sa ating programa ay nakatutok po ngayon. Maging yung ating guest last week, no, sa usapang UPLB, si Attorney Eric Paul Peralta. Yung mga kasama natin sa UPLB Gender Center, napakaganda ng kanilang webinar. Ang guest nila doon ay si Samira Gutok, no? Isang women rights advocate, and syempre ang ating pong Vice President Lenny Robredo. So congratulations sa ating makasamahan mula sa UPLB Gender Center, at nanonood din po sa ating programa si Sir JP Aquino, na hinihintay ko pa rin na mag-report sa UPLB Balita, at nakatutok din po si Gilly Valencia at si Tita Fe Mona Lisa Del Mundo. Maraming salamat po sa ating mga online viewers. Again, ang ating programa ay mapapanood ng live every Friday, 5 p.m. po sa Radyo DZLB Facebook page. Ganyan din po sa UPLB Facebook page. At sinishare din po ito sa ating alumni relations. Sa ating pong pagbabalik ay pag-usapan natin, ano nga ba ang maitutulong ng teknolohiya or yung tinatawag nilang smart agriculture para sa sektor ng agrikultura, lalo na ngayon na tayo po ay nasa isang pandemya o nasa isang krisis. Paano kaya nito inarap at paano ito nakatulong sa ating mga magsasaka? At syempre, mamaya po sa last segment natin, Tatak UPLB, ay pag-usapan natin ang usapang scholarship. No? Paano kaya tayo makakatulong sa ating mga scholar ng bayan? Yan po, isang pagbabalik ng Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. Si Peter Villachica, I'm freshman from South Cotabato at ang college ko ay College of Human Kinetics, which is HK po. Track and field po. Radyo DZLB is calling for public service announcements. If your college or organization has any public service-related announcements you'd like us to post, you can email them at dzlb@devcom.edu.ph. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. At nagbabalik nga po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa na mapapanood every Fridays 5 p.m. nga po sa Facebook page ng Radyo DZLB at ng UPLB. Ayan, meron agad mo bati sa kay Director G. Carson Lado, si Attorney Eric Peralta. Sabi ay napakahusay niyo, the best daw kayo. Mamaya alamin natin at kilalaan natin si Sir Jiker. And sa ating po mga nanonood, lalo na yung mga offices, units, colleges, at mga organizations sa UPLB, kung meron po kayo nais na mga ipa-announce or halimbawa nais niyo pong itampok
sa ating pong programa ay mag-i-like lang po ang ating Facebook page, no? Sa Radyo DZLB, ang Tinig ng Kaunlaran, and leave a message there at pwede po natin pag-usapan kung paano namin kayo matutulungan sa pagpo-promote ng inyong mga activities and projects tulad ng ating pong pag-uusapan ngayon. Tulad ng aking pong nabanggit, because of the COVID-19 pandemic, marami po talaga ang naapektuhan. At lalo na po dito, kasama na po pala dito ang sektor ng agrikultura. Meron pong isang project na na-feature na natin to sa dito sa Laguna, isa po nating programa, every Mondays naman po yan, 11 a.m., na talagang tumutulong, no, sa ating mga sa sektor ng agrikultura. Pero gusto natin malaman ano yung mga pagbabago, adjustment na ginawa nila, lalo na po ngayon, bawal pumunta sa mga communities, bawal lumabas, ayan, ika nga ng isang kanta. Yan po ang ating pag-uusapan, so hindi ko na patatagalin pa, pumasok na tayo sa segment natin na Usapang UPLB. Alam nyo, napakapalad po natin dahil po dalawang eksperto ang ating mga kasama po ngayon. Kasama po natin sa ating pong programa ang project leader ng Project Saray for Knowledge Portal and Mobile Applications for Digital Agriculture. Yan po ay walang iba kundi ang assistant professor mula po sa Institute of Computer Science ng UPLB, Professor Concepcion Can o Prof. Connie. Magandang hapon po. Magandang hapon, Jay. Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayong hapon ito. Ayan. At syempre, kasama rin po natin. Ito, na-interview ko na ito dati. Kung kayo po ay, alam niyo yung rice corn, yung corn grits, no? Yung rice corn blend. Yan po yung pinag-usapan natin ngayon. Siya po ay 2019 ASEAN o Asian Scientist 100 and a retired professor mula po sa College of Agriculture and Food Science ng UPLB at kasalukuyang nagsisilbi bilang Saray expert in integrated crop monitoring and forecasting. Welcome po natin sa ating programa, Doc Artemio Salazar or Doc Art. Good afternoon po, Doc Art. Hello sa lahat sa mga nanonood. Salamat sa invitation na ito. Salamat, Jay. Thank okay, sige po. Pag-usapan natin, Ma'am Connie and Doc Art, itong Project Saray. Of course, naitampok na to sa ilang mga programa. Alam kong madalas din kayong nag-present ng mga papers and also at the same time sa mga communities. Pero siguro sa ating mga first-time viewers na nanonood sa ating programa, ano po ba ang Project Saray? O, ang ibig sabihin po kasi nito ay smarter approaches to reinvigorate agriculture as an industry in the Philippines. Siguro si Doc Art po ang sumagot ito. Okay, kasi ako yung pinakamatanda sa Saray. Grabe. alam mo, pagkay makakapunta rito sa UPLB, ang usual na gagawin mo ay magtitingin ka ng mga landmarks, ano? Mm. Pagpasok mo sa UPLB, makikita mo doon yung mamang yung isang ka-farmer, ano, nakasakay. May anong kalabaw, may kasamang kalabaw. Pagkatapos pag-akyat-akyat mo, pagpunta doon sa bagong administration ngayon na dati dyan ay library, makakita ka doon ng kalabaw na lumilipad. Si Figaro ba ito, Doc Art? may ano yun eh, may message yun eh, may, at yun ang i-relate ko dito. No? Ay, nag-umpisa ang UPLB sa ganong klaseng agriculture, yung talagang kalabaw agriculture. Napaka-basic, pero napaka-essential, no? Kasi kung walang tutulong sa farmer, hindi naman niya kayang patikin lahat ng tatamnan. So kaya yun, ginawa siguro yung, although hindi ko nakakusap yung gumawa, pero may magandang message eh, yung lumipad ang kalabaw. Ibig sabihin nun, may mga empowerments na nangyari through science and technology. Ano? So yan yung gustong gawin dito sa Saray. Hindi lang tayo, kumbaga, mag-i-stick dun sa 50 years ago. O 100 years ago. Kinakailangan nagde-develop. Ganyan naman kasi ang university, di ba? So, That's where we get our life, ano? Yung quest and use of knowledge. So, Saray, parang ganon. Ginagamit natin yung mga latest technologies, mga findings ng ating mga scientists, at ibigay yon sa farmer, ano? At tama-tama nga, kasi ngayon, lockdown, hindi makapunta yung mga tao kung saan-saan. Pero kasi ang ginawa natin nating portal doon, yung paraan para makaabot ay through the internet.
kasi mabilis ano, so yun, at real time ika nga ano. So ang Saray, ang tawag nga namin diyan ay Saray, nung panahon kasi ni Secretary Montejo, sabi niya dapat smarter tayo. Ano, smart na tayo pero dapat smarter. Mm-hmm. So nag-isip kami kung ano pa ang magandang pangalan, eh, we came up with smarter approaches, ano, to reinvigorate agriculture as an industry. Hindi naman to invigorate kasi invigorated na eh. Kung paano mo papatataasin yung kanyang performance? Kasi yung ating agriculture eh admittedly ang dami pang legroom. So paano mo siya paaakyatin para talaga maging competitive yung ating agriculture at yung buhay ng ating farmer ay mapaganda at mapakain tayong lahat. Kasi basic need natin yung pagkain. So yung Saray, gano'n, ibang fields na andyan. Opo, kanina nga eh, actually, nung mga nakarang araw, sinecheck ko yung parang profile ng Project Saray at napakarami mga iba't ibang aspeto nito at ilan po dito siguro ay pag-uusapan natin. Doc, our follow-up sa inyong binabanggit regarding Project Saray. You're talking about smarter or smart agriculture. Siguro in layman's term, paano ba natin 'to mababanggit sa ating mga farmers o kaya sa ating mga sa public, no? Ano po bang ibig sabihin natin when we say smart agriculture, no? At bakit ito kailangan pag-usapan at kailangan bigyang pansin sa ating bansa? Oh, magandang tanong 'yan. Kasi nung una, tanda ko nung ako ay teenager pa, yung lolo ko laging bumibili yun ng isang manipis na puting booklet. At doon makikita kung kailan magkakaroon ng bilog na buwan, mga ganyan. Guide yun ng farmer actually sa pagtatanim. Ano? So, hindi ko naman masyadong iniintindi yun kasi parang sa akin eh, ano ba yan si mama? Pero, napupunta nga ako dito sa Saray. At bali ang gusto ng Saray, i-substantiate yun. Kasi may wisdom naman yung mga old advices na yun, yung means na yun. So, ginagamit na ngayon yung iba't ibang findings ng fields of research. So, halimbawa sa agronomy, sa plant pathology, entomology, so lahat-lahat, pati sa engineering, pati sa physics. Ano? Kaya itong Saray ay parang buong UPLB na ito. Ano? So, ang coordinator lang is SESAM, ano? Sa environment. So, yung ginagawa namin, ako mismo particularly, ano, yung aking assignment eh crop monitoring and forecasting. So, halimbawa sa akin, ang paniniwala ko kasi, our agriculture is a function of rainfall. Pag hindi umulan, patay. Pag umulan, okay. So, ngayon, meron ng system tayo. Ito'y dinevelop ng aming engineering group, pamumuno ni Buboy. Ang ginagawa nila, kinukuha nila yung satellite data. Ano? Matapos, ito pa ng mga satellite operators na ito, meron silang, nakapag-forecast sila ng rainfall for the next 6 months. Ano? For the next 6 months. Ano? So, 7 yun. Katapos, parang sinisynthesize nila, they come up with parang average ng 7. So, alam mo, napipredict na natin ngayon ang rainfall sa Pilipinas in every municipality for the next 6 months. So, noong wow. Hindi natin kaya yan, parang maghihintay na lang tayong kung madilim na ba yung langit, mga ganyan, cloud formation. Ito hindi, 6 months. Ano? So, ang laking bagay nito in terms of preparation for the next cropping season. Parang sinasabi natin, pwede na tayong magplano 6 months in advance. At magkakaroon na tayo ng expectation ano ang production 6 months in advance. So katulad nito, itong nakaraang season, na-predict namin na maganda ang production ng mais kasi maganda ang patak ng ulan. So ngayon, napipredict na naman namin, maganda na naman ang patak ng ulan itong darating na dry season, I mean October planting hanggang next year. Ano? Maganda naman. So pag makaka-move lang ng ayos yung ating DA at saka yung mga nasa private sector, ano, hindi tayo dapat matakot na uy baka tayo eh abutin ng El Nino. O, walang hindi tayo dapat mag-alala. So kumbaga that gives us a great confidence to go on with investing in agriculture kasi sa totoo lang yung ating pagsulong ng bansa lalo na itong COVID na ito. Napakalaking bagay ng agriculture kasi hindi naman pwedeng hindi kumain ng tao.
Correct. Kung hindi natin mapag-aayos yung ating agriculture dito, during this time na kinakailangan ng tao, problema natin. So yung try, natutulungan natin mabigyan ng confidence at the same time ng information yung mga tao na okay tayo. Hindi napapabayaan ng Panginoon. Doc Art, babalikan kita dyan kasi gusto natin mamaya siguro with the help of Sir Chad sa ating technical side, ay tingnan natin yung parang mga maps ng Saray, no? Saray.ph. Pero punta muna tayo kay Ma'am Connie, kay Prof. Connie. Project Saray 2.0, no? This is just the phase 2 na po ng Project Saray. Ano po ba ang bago in terms of focus dito po sa ating proyekto? At ano ang layunin natin kung bakit natin in-extend or possibly in-expand po ba ang project na to? Hello, Jay. Tinamang ang galing ni Doc Art. Kaya idol namin niya sa sarili. Yes, opo. Yung phase 1, nangyari yon 3 taon mahigit na ang nakaraan. Mm-hmm. So ang focus doon, tinatawag nating basic research. Sa danami-dami ng teknolohiya na pwedeng i-share ng UPLB sa agriculture, tinignan natin kung ano ang pwedeng magamit. Mm-hmm. Tapos sa phase 2, tinuloy natin yung research, pero ang focus na ngayon ay action research. So kailangan dalhin natin kung ano ang nakita nating pwedeng gamitin ng farmers at gawin natin na mas madali nilang magagamit para matulungan sila sa pagdesisyon. Kailan ba dapat magtanim? Mm-hmm. Kasi kahit alam natin magagaling yung ating mga magsasaka, pero kahit sino ang iharap mo sa isang malakas na bagyo, eh dihado talaga. Kaya ang ginawa natin, kung ano yung mga teknolohiya sa UPLB, mm-hmm. yun ang ginawa nating armas para sila'y lumipad, parang sa Pegasus ni Doc Art. So mm-hmm. ngayon, lalagyan natin sila ng sensors para mm-hmm. makita kung anong nangyayari sa taas at sa ilalim ng lupa. Ibigyan natin sila ng access sa ating mga automatic weather station para makita natin kung ano ang lagay ngayon at sa mga susunod pa. So sa phase 1, pinag-aaralan natin, ito bang algorithm na to? Ito bang klaseng equipment na to ang nararapat? So sa phase 2, tapos na tayo dapat sa pagte-testing nito sa mga maliliit na experimental farms. Ang focus naman natin sa phase 2, kausapin yung mga local government units at ipagamit. At tingnan kung sa labas ba ng universidad sa an experimental farms, magwo-work pa rin yung ating mga technologies. Ah, so talagang ito na yung part wherein i-share na talaga natin sa mga communities itong ating mga... Bukod dito, nagdagdag tayo ng 3 crops. 6 na dati. So nagdagdag tayo ng tomato, soybean, at saka nakalimutan ko na yata yung isa pa. So ito mga crops na ito po, Professor Khan, ay mga crops na talagang dito, kumbaga, ito yung mga major na pinuproduce ng ating bansa? Kung papapansin mo doon sa title, by the way, si Doc Art ang nagbinyag na Saray yung pangalan. Kung mapapansin mo yung title, meron doon as an industry. So hindi backyard farming yung sinusuportahan ng Saray. Ang sinusuportahan niya yung mga magsasaka na pwedeng magtanim ng malakihan at pwedeng maipagbili itong maiprodukto na to sa market at kung hindi man, pwedeng ipagbili sa ibang bansa. Siguro, susugan ko na ito, Prof. Khan, no? Ma'am Connie, digital agriculture, no? Na naririnig na po natin yan. Ang Project Saray po, kayo po ang project leader. Tama po ba ako yung tungkol sa knowledge portal nito? In a brief po siguro, while pinapakita natin itong mga cutaways natin, mga video feeds natin sa technical, ano po ba yung mga impormasyon na makukuha dito? At of course, we talking about digital agriculture, so ito ay kailangan may computer, may internet. I don't know, but baka pwede makashare din si Ma'am Khan, paano naman po natin ina-address sa project yung kawalan naman ng access sa computer or internet para mapakinabangan yung mga technology po at inobasyon ng Project Saray? So yung una, yung Saray ay may knowledge portal. Ito ay ma-access sa saray.ph. Mm-hmm. So makikita mo doon yung mga ginagawa naming basis para makagawa ng magandang desisyon yung mga farmer. So mm-hmm. sinasagot nito yung mga tanong na kailan pwedeng magtanim para makaingos na sa pinsala na dulot ng kalabidad,
saan pinakamagandang magtanim, paano ilagay ang damang ani, pataba. So lahat ng yan dapat ma-access ng computer. So kaya dapat may convert natin yan sa nababasa mo ngayon dito sa iyong mga screen. Kabatid namin na merong tayong mga kababayan na walang access sa computer at internet. Kaya bukod naman sa web-based access, gumawa din kami ng mobile applications para magamit nila kahit hindi sila palaging nakakonect sa internet, meron silang magagamit na gabay. Meron kasi kaming project na pinapangunahan ni Doc Lansigan, yung mga planting date calculators. So hindi mo kailangang mag-access palagi sa internet, nandun na yung sa kanilang laptop, pwede nilang tanim. Pag nagtanim ako ng ganitong araw, ano ang expected na ani? O gusto ko ganitong araw kasi birthday ko, sabihin nila, hindi advisable na magtanim, kulang ang lupa. At kulang ang tubig sa lupa. So pwede yung magamit na walang internet. Meron din kaming ginawang paraan para yung mga farmers natin ay makareceive through text. So kung hindi smartphone yung kanilang cellphone, malalaman pa rin nila, magkakaroon pala sila ng information kung ano yung pwedeng dumating. Tapos hindi talaga natin maikakaila na maaaring mapalawid pa nito yung digital divide. Kasi dati, pag sinabi mong digital divide, ano yun eh, between access to the internet saka walang access. Pero ngayon na front and center na yung technology dahil doon sa pandemya, yung digital divide, nakikita na yung technology empowered saka disempowered. So kaya marami na. Pero umaasa kami, nabibigyan pansin ito ng gobyerno ngayon kasi lahat umaasa dito sa technology, Department of Education, yung e-commerce. So lahat halos yan, pati yung kanilang governance, ito na. So kung gagawan ito ng mga basic infrastructure, sabay na yung agriculture. Para, tama kayo dyan, no? Yung problema. Sayang eh, kung nandito na yung connectivity, dapat may ma-access tungkol sa agriculture. Ayun. Sabi nga po dyan, napansin nga natin dahil sa pandemic, no, yung importance ng ating infrastructure in terms of our internet connection, yan po yung talagang dapat pagtunan ng pansin. Dahil, kaya po nang sinabi ni Professor Connie, no, hindi lang actually education ang nangangailangan nito. We know right now, even the sector ng agrikultura na nagpapakain sa atin, ika nga na sinabi ni Doc Art, ay kailangan din natin pagtunan ng pansin. Doc Art, pagdugsungin ko na itong tanong na ito, ngayon tayong ngayon taon na to, sabi ko nga, umpisa pa lang ng taon, meron tayong Taal Volcano Eruption, merong lindol dito sa Visayas and Mindanao. Right now, we are in a COVID-19 pandemic at iba't iba pang crisis na hinaharap at kasalukuyang hinaharap ng ating pong bansa. Paano po ba nakatutulong ngayon ang Project Saray, special sa sector ng agriculture, lalo na po sa ating mga magsasaka at stakeholders ng proyekto in the midst of COVID-19 pandemic? Timing nga itong Saray. Hindi namin na-expect na mangyayari itong pandemic na ito. Pero ang punto rito, paano ka makakaabot sa farmer? Ano? Paano, sa daming farmer na yan, no? Paano umaabot? Yung iba, wala namang internet. So yung aming network ay hindi lamang dun sa may access sa cellphone, sa laptop, kundi through the LGUs, yung mga technicians, kasi sila yung may direct connect dun sa mga farmers, yung mga private institutions, sila yung may direct link sa farm. So parang idea, kung makakaabot tayo dun sa mga tao na may direct link sa farmer, ay di makakatulong yon, kasi dapat ng farmer properly informed, ano, kasi hindi naman nakakabungkal ng lupa ang internet signal eh, yung kanyang araro makakabungkal eh. So pero dapat alam niya kailan ba magtatanim, anong itatanim ko, ano. Correct. So dito sa Saray, sabi nga ni Connie, may mga bagong mga technologies ang tinatarbaho. Katulad nung yung isang ang maganda din ay tinatawag namin parang pest identification. Kuha naman ng picture yung uod, ano. Ano bang peste ito? Paano ba ito makokontrol? So, pwedeng kuhanan ng technician yun. Pwedeng kuhanan ng apo ng farmer, ano? So, pagkatapos ipaprocess yon sa dito sa atin, sasabihin, fall army worm ho yan. Ganito ho ang pag-control niyan. Kasi yung ating extension system na devolve na eh, ano? So, wala nang direct link ang DA doon sa mga extension workers, sa LGUs. So, kumbaga,
tayo nakikiusap sa mga LGUs tungkol sa extension sa farm. Ngayon, may mga cooperative, merong hindi. O ngayon, kung meron kang ganyang sistema na through cellphone na maabot mo, through internet, miski through radio programs, ano, ay di, maski pa paano, makakatulong tayo sa nakakaraming farmer. So basically, ganun yung approach, yung bagong technologies, papadaanin mo dyan sa route na yan, no? from the scientists to the people on the ground, ano, mm-hmm. Patapos to the farmers, no? So yung sinabi ko kanina tulad noon, yung 6 month advance rainfall, ang laking mm-hmm. bagay doon, and then meron pa kaming 10 day rainfall, ano, alam mo yung sistema ng yun na develop ni Connie, ginamit natin yun na para sa ating ano salary, yung program na yon, mabisa sabihin sa'yo na oy, meron kang salary ganito. Ang ginamit na program doon, yung dinevelop ng Saray, kaso lang hindi pa masyadong makalabas, kaya tinry dito sa UPLB. Nakinabang tayo. Kaya Doctor, pero na kung tanong yung regarding sa Saray.ph, nung ninanavigate namin, meron siyang iba't ibang parang maps, no? Yung isa doon yung rainfall. Baka pwede i-share yung mga na, pwede natin i-configure na malalaman nating data using the Facebook, the website ng Saray.ph. Tama. Importante kasing kakapain natin yung ating user, ano? So, kayo kasi we are a visual people, ano? Ang mga Pilipino. Yes. Napaka-visual, ano? So, maaring mahirapang mag-interpret ng table, pero pag nakita yung mapa, ay pula. Ano ba ibig sabihin pag pula, Doc Art? Doc Art? Ako, ayan ang sinasabi natin. Sobrang tubig. Ayan. At least napigil ng nakangiti. Oh, yun, sa mga ganun pa. So, mas madaling na pag... So, halimbawa, magandang magtanim ng nyog, ano? So, saan maganda magtanim ng tubo? So, nandun pwede rin makita yun sa mapa na may mga suitability codes, ano? So, kaya yung ating mga inilalabas na mga information as much as possible yung visual, ano, pati nga yung kung kailan ka dapat mag-irrigate, visual din yun. Mahirap magbigay kasi ng digits. Of course, yung digits talaga kinakailangan talaga yung figures to come to the visual. So yan ang trabaho ng mga scientists. Pero in terms yung ano, yung mga ibibigay mo sa farmer, dapat yung madaling maintindihan. Miski hindi ka na magsalita, kumbaga, ay makukuha na niya kasi kumbaga napaka-obvious naman noon. Doc Art, paano ngayon to? Gusto ko tanongin din si Prof Connie and Doc Art. Pandemic, work from home, may mga quarantine, lockdowns. Paano hinaharap ng inyong proyekto, kayo pong Project Saray, itong hamon ng pandemic na halos hindi tayo makalabas, hindi tayo makamove one place or another, kayo makavisit. So paano po ba hinarap ito ng inyong project? Kayo po bilang isang team po siguro. Pwede siguro mag-share si Prof. Connie and si Doc Artin po. Sige. So ngayong ikatatlong taon, huling taon ng Project Saray, plano daw dapat na magsagawa ng mga trainings at deployment sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Subalit, dahil nga sa nangyaring pandemya, pinospone ito at sa halip ay isinagawa yung mga webinar. Kaya tuwing Miyerkules, may tinatalakay ang Project Saray na maaaring mapanood ng ating mga kababayan sa Facebook, meron din sa YouTube, meron din sa Zoom. Pareho nang nangyari sa atin. Pero yung mga teknolohiya, naghahanda ang Saray dahil sa mga ganitong mga pandemya. Kaya yung mga distance-based na technologies, handa kami. Oh, so talagang ready rin ang Project Saray. Kumbaga sa mga hindi maiwasang pangyayari tulad nga po ng ganito pong... Bibigyan kita ng example. Sige po. Aming monitoring sa SEAT. Hindi na nila kailangan bumisita doon sa malalayong lugar para malaman kung anong nangyayari sa mga pananim. Yung mga farmers mismo, pwede nilang punan yung kanilang pananim at kung may tanong sila, sabihin nila, darating agad yun sa SEAT in real time. So makakahanap ito ng mga eksperto na pwedeng magbigay ng advice at ibigay doon sa farmer.
So hindi na kailangan mag-travel pa ng farmer mula sa probinsya niya papunta sa UPLB at maghanap kung sinong scientist, tawagin sa bahay niya at i-everything. Ano na ngayon? Willing silang gamitin kasi may cellphone naman sila. Sino ba ang walang mga cellphone ngayon? Tama po kayo dyan. Kulang na po tayo sa oras. Ang dami pa natin pwedeng pag-usapan. Sigurado po ako na maraming napulot ang ating mga viewers katulad po ni Ma'am Rose Roble, ni Christopher Kalamlam, Christine Araguas, Ces Abagat, Ana Rapaz, Louis Season, Ina Salazar, and Alimeos Alcubilla na nanonood sa atin. Siguro po, very shortly, last message po siguro, Ma'am Connie and Doc Art, regarding po sa inyong project, sa inyong mga partner communities or mga stakeholders po ninyo, ano po ang mensahe nyo para sa kanila po? Siguro unahin natin si Prof. Connie, then si Doc Art. Okay, so sa ngayon, patuloy kami nagsasagawa ng mga webinar sa tulong na rin ng DOST at Regional Office. Pinipilit pa rin namin gampanan yung aming tungkulin na action research itong program. So patuloy pa rin nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para masiguro na mapalaganap ang resulta ng saray. So ang namumuna dito, SESAM, sa pamumuno ng aming program leader na si Dr. Vicky Espaldon, at si Dean Day Eslaba naman sa mga webinars. Kaya kung may mga katanungan, tumawag lang sa SESAM, 049-574-2993. Pwede rin sa Facebook page ng Project Saray or pwede rin mag-email project.saray.uplb@gmail.com. So maraming salamat, makialam at maging may alam sa agrikultura. Ayan, maraming salamat, Ma'am Connie. Doc Art, kayo po, last message po. Siguro masasabi ko lang para sa ating mga nanonood, huwag nating pababayaan itong agrikultura, no? Magtulong-tulong tayo. In fact, yun ang gusto mangyari dito sa Saray, magtulong-tulong. Hindi masosolve ng Saray yung lahat ng problema by just doing these things using the latest tools of science. Kinakailangan pa rin yung on the ground. At doon kami, kumbaga, napunta ngayon on the ground. Sana makipag-cooperate yung mga ating collaborators doon sa field talaga. Halimbawa, gusto naming malaman, halimbawa, kung ilang hektarya ang tanim sa mais at saka sa kung anumang crop, rice. Ano? Meron kami satellite image, pero hindi namin alam kung talagang yun ay mais o tubo. Kinakailangan, meron talagang pupunta roon para yung digital signal ng crop na yun, masabi doon sa engineering na tubo yan, hindi yan mais. So kung maggawa natin yan sa buong Pilipinas, magkaroon ng collaboration, ay di malalaman natin ngayon in real time, ano, within this very minute, ilang hektarya ang tanim sa mais, ilang hektarya ang tanim sa tubo. Ang laking bagay nun. Ano? Kasi ngayon, kinakailangan pa mag-survey, ang result, siguro pinakamabilis na yung 2 weeks. Pero ito, real time, kaya na natin. Ano? So, nagkaroon ng, ang magandang istorya nito, yung nagkaroon ng bagyo. Ano? Di dapat malaman kung magkano yung magiging calamity fund. True Project Saray, nakuha na ng picture yun. Nasabi, ito, so many hectares lang ang na-damage. Kasi yung iba, pupunta pa doon at mag-a-assess. Pero through satellite, nagawa nila na na-assess. So ito yung mga simpleng mga teknolohiya na dati wala, na ngayon nandiyan. So gusto natin, ito'y mapagyaman. Sana marami pang estudyante ma-involve dito, yung mga kabataan. Para yung ating agriculture, talagang sabi nga, lumipad yung kalabaw. Ayun eh. Sama-sama tayo doon. Kung hindi nilipad yung kalabaw, ay gutom ang aabutin natin. Ayan. On that note, maraming salamat po, Doc Art and Prof. Connie mula po sa Project Saray. Maraming salamat po at hopefully makada upang palad po ulit kayo namin sa mga susunod pang mga episode ng Galing UPLB. Ayan po. Maraming salamat po. At sa ating po mga online viewers po ngayon sa Galing UPLB, magbabalik pa tayo dahil pag-uusapan natin ang isang napakalagang usapin, lalo na po sa ating mga scholar ng bayan, ang scholarship. Yan po ay sa pag-ubalik ng Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB.
Radyo DZLB is calling for public service announcements. If your college or organization has any public service-related announcements you'd like us to post, you can email them at dzlb@devcom.edu.ph. Galing UPLB! Galing UPLB! Galing! At nagbabalik nga po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. At hindi ko na siguro patatagalin pa, pero batiin muna natin ang mga kasamahan natin mula sa Navalyasca Abendan Farmers Advocacy. Hindi ko alam kung NAFA to or NAFA. Maayong hapon po para ato kila Doc Art at Prof. Connie. Pero hindi ko na nga patatagalin pa. Papasok na tayo sa ating last segment. Ito na po ang Tatak UPLB. At narinig yun na po nga po yung aso na alam po nating bahagi rin po na ating programa. Ibig sabihin, work from home pa rin ang ating co-host na si Polly Valencia mula po sa Office of Alumni Relations. Good afternoon, Polly! Magandang hapon, RJ! Yan! At kumusta daw sabi ng mga aso ko na miss nila kayo. Ngayon, RJ, kumusta rin sa ating mga patuloy na sumusubaybay sa Galing UPLB. Yes. So, yun, RJ, ang ating panauhin ay dahil panahon na ng pasukan at syempre kami maghahanap ng mga scholarships, grants, etc. Syempre minabuti natin na mag-imbita uli ng galing sa Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Mukhang parang inisa-isa na natin tong opisina ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Oo nga. Pero kasi, hindi lang kasi pang-alumni ang Tatak UPLB. Siyempre, welfare ng mga estudyante. Kaya ngayon po ay iniimbitahan po namin ang Director ng Office of Scholarships and Grants, si Director Jickerson P. Lado, o mas kilala bilang Sir Jicker. Welcome, Sir Jicker, sa Tatak UPLB. Magandang hapon po, Sir RJ, Ma'am Polly. Hello, sir. Ngayon po, sir, sasabay-sabayin ko na po yung tanong. Una po muna, bago tayo pumunta dun sa scholarships and grants, ano nga po ba ang kurso nyo sa UPLB? Kasi ito pong si Sir Jicker ay isa rin pong Tatak UPLB. Sir Jicker, ano pong course nyo sa UPLB? So ngayon po, ako po ay isang guro sa Genetics and Molecular Biology Division ng Institute of Biological Sciences. Kasalukuyan pong na talaga bilang director ng Office of Scholarships and Grants under the Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Ako po ay nagtapos ng BS Biology, major in Cell and Molecular Biology, Masters of Science in Genetics, minor in Biochemistry, Tatak, UPLB. O, di ba? Ang tindi. ano bang batch ito ni Sir Jicker? 05 po, batch 05. Hello po sa mga batch. Batch 05. magbabanggitan na naman tayo. Hindi. Oy, pero bago mo tanungin si Sir Jicker, binabati siya ni Lee Gayon. Hi, Sir Jicker Lado. At hello po sa aso ni Polly. O tamo, sikat na yung aso mo, Polly. At si Ana Rapaz. Hi, Sir Jicker, from your OBCSA family. Dapat may pangalan na yung aso na yan. Bago mo tanungin yung first question mo, Polly, napaka-special sa akin itong scholarship because way back when nung aking undergrad, ako ay nabuhay sa scholarship. So I hope through this segment natin ay makatulong tayo para sa mga scholar ng bayan. Okay, ibato muna ang tanong. Bago tayo pumunta doon, alamin muna natin kung ano ba talagang ginagawa ng opisina ng scholarships at grants at paano po malalaman ng mga estudyante natin kung ano yung mga offered ngayon, lalo na nga na new normal na tayo online. So paano, Sir Jicker, pwede niyo po bang i-share sa aming lahat? Sige po. So mag-share po ako ng screen ngayon. Okay. Sige po, sir. Kita po ba? Habang hinahanda ni Sir Jicker, may bumabati rin sa iyo si Ma'am Pam Custodio. Ready na ba ang ating mga course packs? Yan si Sir Jicker, gusto kong tanungin kung handa na ba ang kanyang mga course packs. Almost there. Ayan. So, almost. Nang
introduction kung ano po yung Office of Scholarship and Grants. Feeling ko po isa sa pinaka hindi masyadong rineg, no? Yung ano ba yung scholarships, ano ba yung opisina na kailangan kong tanungin sa UPLB kapag gusto kong magpatuloy sa pag-aaral. I mean, nahihirapan ako, pero paano ko nga ba pwedeng ma-augment, no, yung aking daily living, yung allowance ko, no? So ito po yung opisina. So bibigyan ko lang po ng mabilis, no, na history at saka kung ano po yung mga services na ino-offer ng Office of Scholarships and Grants. So, ayan. So, OSG po, you're our start in Genesis. Nagsimula po siya noong 1978 as SPAD. Mas kilala po siya sa pangalan na SPAD, Student Financial Assistance Division. No? Nung ma-elevate po ang Office of Student Affairs, naging Office of the Vice Chancellor nito lamang pong February 2020. No, na-create po, na-elevate ang SPAD to become an independent elevated office, no, Office of Scholarships and Grants. At yun nga po, nagpapasalamat tayo na tinalaga na director, no? Marami po salamat kay Attorney Peralta sa pagrekomenda. So Attorney Eleno Peralta ang ating Vice Chancellor for Student Affairs. Ayan. So ano po ba ang grupo namin? Sino po ba ito? Naniniwala po ako na kahit anong opisina, hindi po ito tungkol sa director. Ito po ay tungkol sa mga tao na nagumagalaw po sa likod nito na tumutulong sa ating mga estudyante. So nandito po ang mga different divisions, no, or yung grupo. Meron po tayong Grants in Aid. Nandito po Grants in Aid Program. Dati po yung ST, Socialized Tuition. Meron din po tayong Private Government and Scholarships Division. Meron din po tayong student assistance, yung mga SAs na tumutulong sa ating mga opisina. Meron din pong student loans and claims division. So pwede pong mag-loan ang ating mga estudyante. So ayan po, currently tayo po ang director at si Attorney Peralta. Ito po, we're directly reporting to our Vice Chancellor. So ito po ang mga tao behind the different divisions. So we have Ma'am Jen and the team, under Grants in Aid. Sila po yung nagmamanage sa free tuition law. Ito po yung very trending ngayon, yung SFA online, kasi may nilalabas po ang system regarding gadgets and internet subsidy using the Student Learning Assistance System. Sila po yung nag-manage ng appeals and re-appeals regarding the household characteristic ng ating mga estudyante. And then yung scholar ng buy-in program for the top 10 public high school students. No? So that's for Grants in Aid program. So no, meron din tayong private and scholarship headed by Ma'am Ivy and her team. So mga different scholarships, whether that's privately funded or government funded. Then we have UP Presidential administered by UP System. Okay, and then I will discuss later, no, in depth para sa ating partnership with the Office of Alumni Relations, hello Ma'am Sue, the ADAPA Student Program. Yeah. At para na rin po sa lahat, okay, ng alumni na kinig po. Ito naman po. Bago natin. Apo. Sige po. Tuloy lang po. Apo, ito po yung sa loans naman, and then dun sa dulo makita nyo may insurance claims kasi po under the free tuition law, lahat ng estudyante natin, alam nyo ba na you are insured, so if ever may magkaroon kayo ng accident, no, you are actually entitled sa mga under free tuition ng insurance claims. Okay. Nice. And then yeah, dami pala nating ano, no, mga services for students, tama ba? Oh. Aren't they? So yung sir, nalalaman mo eh. Ito po bang mga sinabi niyo po ay makikita po sa website po ng OVCSA? Yes po. Apo. These are the yung summary ng lahat ng discuss natin. This is available po sa Facebook page, no, sa OVC at OVCSA at sa website po ng OSA at uplbosa.org. Ayan po. Sige po sir, nabanggit niyo po kanina yung tungkol sa Adopt a Scholar. Tama po ba? Adopt a Student Program. AASP, tama po? Pwede niyo po bang i-explain to? Kasi syempre, ito na po yung mga marami sa mga estudyante na natin naghahanap eh. Kasi grant po ito. Tama po ba, sir? Yes, ma'am. Ito po yung slide for that. Yeah. So ito yung ating hopefully, no, it's a standing program na yung Adopt a Student, but we want to tie up, no, and we are working together with the Office of the Alumni Relations para mas tighten siguro yung partnership, no, with alumni, and then kung paano sila pwedeng maka-adapt ng ating estudyante. So ito ay isang financial assistance system natin para magbigay na tulong sa ating mga low income students, or baka din kasi yung estudyante na yon ay nagkaroon ng failing grade or hindi nakapasok sa
ano ba, sa criteria ng ibang scholarship, this is a better or a more suited program for them, no? And then anong gagawin nung ating mga donors? So they would just contact us at ayan po yung email, osaespa.uplb@up.edu.ph. Hindi po siya mabigat kagaya ng ibang mga scholarship na talagang buo. Kung ano lang po yung willing kayong ibigay for a given semester, no? Or kung gaano kahaba ang duration ng pag-adapt niyo dun sa bata, ganun po siya. Hindi po siya ganun ka-step na ang laki agad yung ibibigay niyo. So yung nasa abundance of your heart na ba, kung gaano kalaki po yung ibibigay to support our students. Ayan. Yan po. So, para po dun sa mga gusto pong mag-donate, mga alumni, mga friends, or actually kahit mga estudyante, di ba, sir? Yes. If I'm not mistaken, ang alam ko po, merong mga estudyante rin na nagbibigay din po dito sa Adopt a Student. Tama po ba ako, Sir Jiker? Yes, Ma'am Polly. Actually, may mga student organizations, yung alumni associations nila, no? Minsan sila yung nag-organize ng ganung program for their org, and then kino-coordinate with the office, no? Ayan, sir. So hindi lang to limited sa individual, pwede rin po to sa mga group, tama po? May yes, tanong na ako, Sir Jiker. Hey, Professor Jiker, may tanong po ako, sir. Yes, po. Yung sa mga donors natin, sila po ba ay ano ba to, anonymous donors? I mean, pinapaalam ba sa mga bata kung sino yung donor nila? O yung nagpa-finance sa kanila pag-aaral? O ito po ba ay hindi po nila alam o hindi nila kilala? Depende po yan sa donor. Meron po pwedeng hindi sila ipakilala. So may pangalan lamang po yung kanilang Adopt a Student program, no? Pero di naman pong ipakilala sila. Yung iba po excited makilala yung mga ina-adopt nila, no? Minsan sila pa yung nagiging part ng screening process, no? Ganun po ka-involve yung iba nating mga donors. Actually, so, yung ibang donors, sinasabi rin sa kanila na kunyari, gusto ko galing sa kursong ito ang magiging scholar ko kasi malapit sa puso sa akin yung college na to. Ganun, merong mga ganung mga ano, mga donors. Tama, Sir Jake? Yes. Ah, okay. Polly, meron bang adopt employee? Pero saan yan? Ibang opisina ang mag-handle. Sir Gico, ang follow-up ko lang doon, kasi last time nagpa-clearance ako, may nakita ko mga picture ng mga, yan, mga scholar natin na nagtapos na. Pwede ba kayo mag-share kahit isa or dalawa na successful stories ng ating mga natulungan nitong inyong programa? O maraming ganyan si Sir Gico. Ito po yung si Miss Mitzi, no? Isa naming Adopt a Student program. She graduated cum laude, no? Bachelor of Forestry, specializing in production industrial forestry. So, ngayon nasa ano na siya, I think it's DENR, correct? DENR. The DENR na siya nag-work. Nice. And then this is Via, si Via. She got a grade of 5, and most often kapag may scholarship na may 5 ka na you are limited to several scholarships, but with the Adopt a Student program, she needed that assistance, and still, no, na continue pa rin niya yung pag-aaral niya with the Adopt a Student program. Nice. Ayan, actually RJ, meron akong article about ano Adopt a Student program. Tapos naalala ko, meron ako dong nakausap na donor, alumnus natin, na kaya niya nag-ano pay it forward, kasi dati ano rin siya ng scholarship, parang bunga din siya ng scholarship. So parang one way para daw makatulong ay talagang kinontak niya ang OSA nung makita niya yung ano, yung tungkol dito sa Adopt a Student program. So hopefully, no, sir Jiker, no, mas marami tayong may encourage na alumni, mga kaibigan, mga grupo na sumuporta dito sa programang ito. Hindi lang dito sa programang ito. They can talk to you naman, sir, di ba, kung ano pang programa yung pwede nilang ano, makipag-connect or makipag-coordinate. Tama, sir? Yes po. So, again, adopt now. you may call us po at 536-3209. Ayan. Sige po. Okay lang ba, RJ, pag-usapan natin ng konti yung Maagapa UP? Ah, sige, please. Sige, pag-usapan natin yan. Ano po kasi, di ba, ang Kaagapay UP ay naitampok na po natin nung nakarang mga episodes po dito sa Tatak UPLB. So, pwede po ba nating ano, explain yung
Kasi yung iba po ngayon na nako-confuse daw po kasi ang dami nga pong ano, initiatives na naglabasa na connected din naman po sa kaagapay. So, pwede niyo po bang i-explain or magbigay ng linaw tungkol po dito? Apa. So, ito lang po pala yung ilan pang pictures ng mga donors. No? Ito po yata yung kinukwento nyo si Mr. Nick Nicolas, ang held doon sa write-up yes naman po. Yes. So, yung kasi nag-scholarship before, tapos ngayon na medyo nagkaroon siya ng sarili niyang kumpanya, ngayon siya na isa nating donor. So, that's how beautiful na yung program, no? Yung you pay it forward. And yes then, po. Once lang, ano ka, nag-benefit ka, you want others to benefit as well in the process. No? Yes po. At saka, in fairness naman sa mga donors and scholars natin, nagkakatuan sila ng relationship. Parang family na rin ang touring nila sa isa't isa. Yes, with their scholars. Ito po yung pinaka-recent namin during this pandemic. Minute nakatanggap kami from Dr. Eduardo Tuazo Memorial Scholarship, no, through Dr. Estino. Yeah. So tinanggap ko yung amount nila na we actually remitted sa ating cash. Anyway, for congratulations, the sir. Uh-oh, hello, grand winner kayo dito, Sir Jeter, na prize eh. So Sir Jeter, po. Balikan natin yung binabanggit kanina ni Polly kasi last time no na-interview natin yung mga taga-Padayon office. Okay. Pero more on paano ba natin ito ni-localize and at kino-contextualize dito sa UPLB, yung Kaagapay UP. Apo, at this point po kasi it's still UP system-wide. So okay. System-wide pa rin po talaga ang Kaagapay UP. May mga coordinators po tayo sa UPLB. Si, ang chair po natin, ang coordinator natin talaga is si Attorney Eleno Peralta, no? As the Vice Chancellor. I'm a co-coordinator as the Director of the Office of Scholarships and Grants. So for this, unified pa rin po, one UP pa rin ang Kaagapay UP. All the assistance would go to this. So ito po yung ating website, kaagapay.up.edu.ph. Ililink ka po niya to a new site, to giveto.up.edu.ph. So the main goal po nito, isa sa mga major gusto pong mangyari nung Kaagapay is with the advent of remote learning, no, there might be 5,600 students na baka hindi niya maka-afford ng remote learning, and wala kasabi nga po, may I quote Ma'am Cynthia Bautista, walang question about their genotypes or phenotypes ng pagiging matalino sa UP, no, kasi intelligence is normally distributed as according to Ma'am, but our Philippine societal structure is already unequal, and we don't want the pandemic to disadvantage more the students. Kaya we want as much as possible to provide these students, no, their needed materials. And ito po ay magiging available itong mga ito kapag nag-online po sila dun sa pinublicize po natin na SLAS, yung Student Learning Assistance System. Parts po doon could be coming from Kaagapay na nakuha po or na-collect ng UP para i-provide sa lahat ng UP students. Okay po. So sir, yung paano po yung mga ano in-kind like computers and laptops? Kasi di ba po dun sa Kaagapay, pwede po din siyang i-donate. Kanino po natin ibibigay? Lalo din sa atin sa mismo sa UPLB. Yes po. Kung may ganun po silang initiative, they can coordinate with our office muna po first. Apa. And then yung concern ni Ma'am Paulina, what if may mga college, nalilito sila, may colleges nag-create ng sarili nila, or may mga student orgs or other organizations, that's good po, no? We create more of these initiatives, no? And then, ang assumption ko, parang, what if ay hindi ko ilagay sa Kaagapay, what if kami yung mag-initiate? And that's also good po, okay lang din po yan, as long as we pour in the support to our students. Baka po kasi ang preferred ng colleges is mas targeted on their specific student, no? And I think wala naman pong problema doon. We welcome as much, no? Pero reminder lang, no, nabanggit ni Polly yung mga gamit, baka naman yung laptop na ipapa-donate nyo ay ano pa? Ano ba yun? Yung 19 popong? Yung hindi, meron sa yung di ba? Ayan, merong minimum requirements, no? Baka mamaya hindi ka na makapag-ano doon, word process man lang kasi lumang-luma na. So yung kumbaga magagamit talaga ng ating mga estudyante pa rin. Apo. Para po din sa mga ano may mga questions, pwede naman sir no, i-inquire po sa inyo para at least masagot niyo po yung other concerns and inquiries nila regarding sa mga scholarships, kung paano mag-donate and other siguro other initiatives. Baka kasi mayroong pang gustong mag-ano
mag-donate pero ibang ano, ibang way, di ba, Sir Jiper? Sir, yes, ma'am. So, ano po sir, ngayon po ay manawagan po tayo or magbigay po tayo ng message sa mga kaibigan natin na gustong mag-donate hindi lang sa Kaagapay, hindi lang sa AASP, pati na rin po sa ibang mga scholarships and grants na meron po ang OVCSA. Sige, sir. Ayan po. So, magandang hapon po muli sa lahat. So, as OSG, it's our sincerest, you know, gratitude to all our past, no, present, and hopefully future donors, partners, and sponsors. So, if you want to reach us po, our office, osa espad, .uplb, at up.edu.ph, no? So, or visit our Facebook page, OVCSA, and uplbosa.org. And po. Thank you very much po. Maraming salamat din po, Sir Jiker. So, bago po kayo mapakawalan, ay sabihin niyo po muna ito, sir. I-shout out niyo po muna. Ako okay, si po. Ako si Blank at Tatak UPLB ako. Ako si Jiker Sonlado at Tatak UPLB ako. Maraming salamat po, Sir Jiker. Thank you po. And I hope mas marami po ang mag-donate at tumulong po sa lahat ng mga initiatives ng OVCSA, lalo na sa inyong opisina, sa scholarships and grants. Marami po salamat sa oras na binigay niyo po sa amin dito sa Tatak UPLB. Ingat po kayo. Thank you, Sir Jiker. Hindi ko tuloy natanong kay Sir Jiker yung tungkol sa SA eh. Kasi mag-offer tayo ng SA, di ba? May SA pa rin tayong SA program. So, pwede. Siguro next time. Invite ulit natin si Sir Jiker to discuss yes, about it. Sige po. Okay. Salamat po, Sir Jiker, sa uulitin po. Ingat po kayo. Okay, Polly. So, anong bagong announcement mula sa Office of Alumni Relations? Actually, walang bago, pero muli po muli ko pong inaanyayahan ang lahat ng ating mga alumni na paki-update po ang inyong information sa ating alumni website. So, puntahan niyo lang po ang pakibisita lang po ang oar.uplb.edu.ph at sa upper right side ay may tab doon ng update your alumni profile. Paki-click po ito at paki-fill up po yung information na hinihingi dito. So yun. Para naman po sa ating mga manonood diyan online, baka meron po kayong kakilala na mga alumni na may inspiring stories sa tingin nyo na dapat nating i-feature dito sa Tatak UPLB. Welcome na welcome po sila. Message nyo lang po kami dito. Tama ba, RJ? Pwede dito sa DZLB? Yes, pwede sa ating programa. O kaya kahit sa page ng Office of Alumni Relations, sabihin nyo lang po sa amin kung sino po sila at ano po ang istorya nila. Kami na po ang bahalang kumonta. Marami pong salamat. So RJ, hindi na ako magpapatagal. Happy long weekend and enjoy your weekend. Ay, oo nga pala, no? O, di ba? Oo. Nakalimutan mo na ba? Para kasing pare-parehas lang eh. Para pare-parehas lang. Kung sa bagay. Okay, maraming salamat, Polly. Ingat, bye-bye. Thank you. Ayan po si Polly Valencia ang kasamahan natin mula sa Office of Alumni Relations at si Sir Jiker, no, sa ating mga ka-batchmate, ka-classmate, ka-UPLB. Let's give back to the university by helping our kapwa isko and iska, no, by being donors and offering scholarships sa ating mga bagong scholar ng bayan. Tulad ng mga gustong bumati pang pahabol kay Sir Jiker, si... Sino ba itong si Ma'am Tess Moika? Hi, Sir Jiker, my favorite SOAD. Oo nga pala, head pala ng SOAD dati si Sir Jiker. At si Rainier Tasico at si Gary Cofreros. Ayan. At punong-puno na naman ang ating pong talakayan, ang ating pagtambay. Sana po ay marami tayong nalaman, no, tungkol sa ating pong pamantasan para sa episode 9 ng Galing UPLB. Again, sa mga colleges, units, projects, and programs ng ating pamantasan, you can message us if you want to be featured sa ating programa na mapapanood every Fridays 5 p.m. sa Radyo DZLB FB page at sa UPLB official Facebook page. Ayan nga po. At sa ngalan ng bumubuo ng ating pong programa mula po sa UPLB College of Development Communication, Office of Public Relations at Office of Alumni Relations, marami pong salamat sa pagtutok. Tambay po ulit tayo next Friday, 5 p.m. dito sa programang hatid ay samut-saring kwento at balita ang nagpapamalas ng
pusay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Happy weekend! God bless po!